magandang araw sa inyong lahat. Dahil Friday ngayon, March 25, 2021, at fasting tayo. So, magluluto tayo ng kakaiba. Luto tayo ng masarap na papaya. Na meron na naman siyang malunggay. Dahil marami akong malunggay, may puno ako ng malunggay. Kaya gusto ko hinahaluan ng malunggay. Magluluto tayo ng ginataang papaya with tinapa and hipon. Yun. So, let's get started again, mga Ate Sisko. Kailangan natin ng papaya, ilaw na papaya, sibuyas, luya, bawang, saka sili, panigang. Kailangan balatan ang papaya. Yan, tapos ng balatan. Then, naiiwa na siya. Tapos ngayon, slice natin siyang maliliit. Meron ako dito slicer. Manipis lang ba? Slice natin siyang maliit. Manipis pala. Yan siya. Bilis lang. Bilis lang siya ma-slice. Tapos, slice ng maliliit. Ayan o, nipis siya. Manipis. I-anuin natin. Pipigain. Ang purpose ng pagpiga, para hindi siya madurog, kailangan pigain mo ng kamay mo. Kailangan kamay mo malinis. Katapos niyang pigain, pagka may katas, huwag mo itatapon yung katas. Iyan mo lang siya dyan. Kasi, andun yung sustansya. Kaya kailangan, bago mo balatan yung papaya, hugasan muna. And then after mo hugasan, babalatan, bago mo islice, hugasan mo ulit. Konting hugas lang. And then, slice mo na lang ganito, paninipis. See? Yan. Kasi pag hindi mo to piniga, ang tendency, pag niluto mo, madudurog siya. Magiging lugaw siya. Di maganda tingnan at hindi rin masarap. Ang texture niya, pangit, hindi masarap. Kailangan ma-achieve natin na pagkaluto, ganito pa rin siya. Ito naman ang aking sahog, tinapa, saka hipon. Sasahog po doon sa aking ginataang papaya. Yummy. At ito naman ang galunggong na adobo. Inadobo ko na siya kahapon. Pagkabili ko, pagkalinis, inadobo ko na kaagad para fresh. Iprito na natin. Itong adobo at kalunggong. Ito ang partner ng ating ginataang papaya. Dahil Friday ngayon, kaya ito ang ating ulam. Luya, bawang, kasipuyas. Diyan natin ng sili, kayong tinapa, hipon, saka ito yung ating lilibigin ng gulay. At ang ating kakanggapa. Ito. Yun na mansika, ilog na natin ang bawang. Then, sibuyas. At luya. Yan natin magisa-gisa ng konti. Tapos yung hipon. Nagtad na hipon. Yan natin gisa siya para mawala ang lansa. Ng hipon ang pinimay na tinapa. Sarap. At natin yung hulog ang ating gulay na papaya.
Lagyan natin ng ito. Pinaghimayan ko ng hipon at saka pinaka ito. Lagyan ko ng tubig para makatas siya, para lumasa. Para lumasa yung pinaka at saka hipon. Yun. Yummy. Konting asin. Yung asin, depende rin sa panlasa nyo. Titikman na lang. Kung mataba, dagdagan. Pero seed to eat, konti-konti lang munang lagay. Pag malapit na yung maluto, saka may finalize yung lasa ng asin. Para hindi siya umalat. See? Yan. Pakuluin lang natin ang isang pulo. And then, yulog na natin yung kakanggata. A few moments later. Yan. Lulo na siya. Pwede na dagdag yung kakanggata. Ating kakanggata. Saka yung sili. Lagyan natin ng konting ginisamix. O kaya kung ano yung available yung seasoning. Konti lang. Yan. Tapos, yan na natin siyang kumulo hanggang sa maluto. Pag medyo matuyo siya, dagdagan ng konting tubig. Yan. Tignan natin siyang maluto. Yan. Oh, lapit na siyang maluto. Ilagay na natin ang malunggay para lalo siyang maging masustansya. Luin lang. Meron pa naman siyang sabaw-sabaw. See? Yan o, hindi siya nadurog. Pag papaya, pag hindi mo pinigaan, madudurog siya. Pero pag pinigaan mo, hindi siya madudurog. Ayan. Tayo na lang natin konti para luto na siya. Konting kulo na lang. Medyo kulang siya sa alat. Dagdagan natin siya ng konting patis. Konti lang. Tansyahin lang. Ngayon naman na yung dadagdag kaysa umalat. Yun. Okay na yun din. Haluin. Tsaka titikman. Yan. Lapit na maluto. Titikman ko na. Sarap. Sabi. Yun. Luto na siya. Luto na. Tayo na natin ang apoy. Ito na ang aming ginataang papaya at ang pritong adobong dalunggong. Thank you for watching, mga Ate Sisko! Yes, please, like, share, and subscribe! And don't forget to pindot the bell para lagi kayong ma-update sa aking mga new vlogs! I'm now a new vlogger! Yeah! Thank you for watching, and I see you again next on my next vlog. And God bless us all, my Ate Sisko!